Ikalabintitong kabanata. Malapit na akong mamatay. Parang malalagot na ang hininga ko. Nakahanda na ang libingan para sa akin. Napapaligiran ako ng mga mangungutya. Kitang-kita ko kung paano nila ako kutsain. O Diyos, tulungan niyo po ako na makalaya. Tanging kayo lang ang makakatulong sa akin. Isinaran niyo ang isipan ng aking mga kaibigan para hindi sila makaunawa. Kaya huwag ninyong payagan na magtagumpay sila sa kanilang mga paratang sa akin. Katulad sila ng taong nandadaya sa kanyang mga kaibigan para magkapera. At ito ang magiging dahilan ng paghihirap ng kanyang mga anak. Ginawa akong katawa-tawa ng Diyos sa mga tao at dinuraan pa nila ang mukha ko. Nagdilim na ang paningin ko dahil sa matinding kalungkutan. Halos butot balat na ako at halos kasing nipis na ng anino. Ang mga taong nag-iisip na sila ay matuwid ay nagtataka sa nangyaring ito sa akin. Akala nila'y masama ako at hindi makadiyos. Para sa kanila, ang matuwid ay matatag ang pamumuhay at lalo pang nagiging matatag. Pero hinahamon ko sila na minsan pa nila akong siyasatin. At tiyak na matutuklasan kong wala kahit isa sa kanila ang nakakaunawa. Malapit nang matapos ang mga araw ko. Bigo ang mga plano ko't hinahangad. Pero sinasabi ng iba na baka sakaling maging mabuti rin ang kalagayan ko sa hinaharap. Dahil sa kabila raw ng dilim ay may liwanag. Ngunit kung ako man ay may pag-asa pa, doon ito sa lugar ng mga patay kung saan ako titira. At nais ko nang ilagay ang higaan ko sa madilim na lugar na iyon. Ituturing kong ama ang libingan ko at ang mga uod ang siya kong ina at babaeng kapatid. May pag-asa pa kaya ako? Sinong makapagsasabi na may pag-asa pa ako? Kasama kong malilibing ang pag-asa ko. Magkakasama kami roon sa ilalim ng lupa.